Hey, what's up guys? My name is Bourne and welcome back again sa akin channel. Hey guys, ang video na to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang tamang edad sa pagkuha ng student permit at ng driver's license. Dahil marami ang nalilito kasi marami ring website at saka mga news, mga motorcycle page na nagsasabi ng paiba-ibang edad sa pagkuha ng student permit at ng driver's license. So bale ito, sinearch ko talaga mismo sa LTO website at sa portal mismo ng LTO na ang edad para sa pagkuha ng student permit ay 16 years old. So bali guys, 16 years old ka at gusto mo nang kumuha ng student permit, ay pwede ka nang mag-enroll sa mga driving school at sa LTO mismo para mag-take ka na ng theoretical driving course. Dahil sa lahat na makukuha ng student permit simula August 3 onwards, ay kailangan na dumaan ng 15 hours na seminar na tinatawag nating theoretical driving course. So yung seminar na to guys ay hahatiin sa tatlong session. 15 hours sa tatlong session, tig pa 5 hours ang kada session. So yung session na to guys ay pwede mo siya makomplete ng 2 years. So napaka-minimal lang yung ganitong sitwasyon. Just in case na hindi mo matapos yung last session, may kailangan kang puntahan, tapos hindi mo agad-agad matitake o matatapos. Siyempre, pag hindi mo natapos yung seminar, ay hindi ka rin makakakuha ng certificate. So, kailangan mo talagang matapos muna ang seminar para makakuha ka ng certificate of completion ng theoretical driving course na requirement sa pagkuha ng student permit. After a month lang ng student permit mo, ay pwede ka nang mag-apply for non-professional. So, bawal na guys mag-jump ang student permit to professional. So, dadaan ka muna talaga sa non-professional driving license. So, para makakuha ka ng non-professional driving license, ay kailangan mong mag-take ng practical driving course. So, ito naman, practical driving course, magkaiba to ng theoretical dahil sa theoretical, guys, ay magle-lecture lang, discussion. Dito sa practical driving course, ay mismong magda-drive ka ng sasakyan na depende sa restriction na inyong a-applyan. Pag number 1 ay motorsiklo, pag number 2 ay 4 wheels yung kotse, pag number 3 yung mga truck at heavyweights naman. So, bale, magkakaroon ka ulit ng certificate of completion na natapos mo yung practical driving course. Bale, nakakuha ka ng non-pro driver's license. After 1 year lang, pwede ka nang kumuha ng professional driver's license. After 1 year nung non-professional. So sana ay may natutunan kayo sa video na to guys. Bago tayo magtapos, ay i-share ko sa inyo tong portal lto.gov.ph o yung tinatawag na LTMS portal o yung Land Transportation Management System ng LTO. So napakaganda yung website na to guys. So magsa-sign up lang kayo dito guys, parang Facebook lang na nag-sign up kayo, di ba? Nag-e-effort nga kayo mag-sign up sa Facebook. Try nyo na rin mag-sign up dito sa LTO portal kasi napaka-helpful ng website na to. So bali, nag-sign up lang ako. Nang hingi ng mga impormasyon mo, kung may driver's license ka na, madetect ang driver's number mo doon at mag-automatic yung mga information na binigay mo nung nag-apply ka ng driver's license. So bali, manghihingi ng mga impormasyon na hindi kasama doon sa driver's license information. So i-add mo lang yun dito, phone number mo, email address mo at iba pang impormasyon na kailangan dito. So after mo ma-verified, pwede ka na mag-log in, tapos may explore mo na dito at dito nyo rin makikita ang mga requirements, yung mga process, lahat ng step. Napaka-helpful nitong website na to guys. So sana ay gamitin nyo to ang website na to, portal.lto.gov.ph. Dito rin guys ay may kita nyo yung mga exam. So ginawa to ng LTO para ma-minimize yung pag-process nila at mapabilis yung sistema, pag-proseso ng mga in-offer nilang services, kaya gaya ng pagkuha ng lisensya. Marami kayong may kita ditong information na kailangan nyo at mga katanungan nyo tungkol sa LTO. Tara, explore natin. Alright, so guys, ito yung sinasabi ko na LTMS portal o yung tinatawag na Land Transportation Management System ng LTO. So ito, magre-register kayo dyan. Since ako, nakapag-register na ako, maglalagin na lang ako.
Parang Facebook lang to, guys. Magla-login lang kayo pag nag-register na kayo. So, ito yung information. Ito yung pinaka-login nyo, guys. Tapos, pwede rin email address yan. Tapos, sign in. Ayan, welcome Siegfried Martin. So, yun yung pinakapangalan ko. Palayo ko lang yung born. Dito yung makikita nyo yung mga ino-offer nilang services. Dito sa licensing, pag gusto mo magpa-license, ayan, punta ka lang dito. So, sa lisensya, sa driver's license, kung anong gusto mong services ang makuha. Kunyari, wala ka pang student permit. So, clickable to. Since professional driver license ang hawak ko, so driver's license lang ang pwede kong ma-click. Hindi naman, wala naman akong conductor's license, so hindi yan applicable sa akin. So, i-click ko yan, tapos, next. So, dito may mga services ulit sila. Kunyari, nawala yung lisensya ko. Pwede akong mag-request dito ng duplicate. Pupuntahan ko na lang sa LTO, yung pinaka-printed na. Ayan, marami rin sila dito, enhancement driver's license. Kailangan ko to pag magre-renew ko ng lisensya sa 2024. Ayan, mandatory yan, guys. Explore nyo lang to, guys, kasi nandito na lahat ng mga services na in-offer ng LTO. So, dito, may kita nyo rin yung violation nyo. Ayan yung tinasabing demerit points. 0 points pa lang ako. So, pag nag-renew ko, hindi na ako dadaan ng seminar. Pero pag nagkaroon ako ng 5 points, kailangan ko mag-seminar ng 4 hours. Pero pag 10 points, ang demerit points ko dito, above, ay kailangan ko mag-take ng 8 hours. So, wag lang aabot ng 40 kasi pwedeng ma-revoke ang lisensya nyo, guys. Ha? Handaan nyo yan. So, ingat-ingat tayo. Dito, may kita yung profile nyo. Sa profile na to, may kita nyo lahat ng information about sa inyo na finil up nyo. So, hindi ko napapakita yung profile ko kasi nga, mga personal information ko na yun nandyan. Dito naman, sa e-learning nila, yan, driver's manual. Ito yung mga nakalagay dyan sa driver's manual. Sa licensing information, ayan, naka-under construction pa rin. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng pagkakagawa ng website na to. So, user-friendly siya, madali navigate. Ayan yung mga information about the student driver's permit, conductor's license, driver's license, ayan. Dito nyo lahat malalaman ng mga informasyon na gusto nyong malaman. Ayan, napaka-helpful nito, guys. So, dapat explore nyo to. So, guys, ito yung sinasabi ko kanina na student driver's permit. Dito ko nabasa, at least 16 years old. Ayan, with PSA or NSO certificate, guys. 17 years old sa new driver's license. Ayan, may kita nyo dito, non-professional driver's license. Dito naman ay professional driver's license. So, sa 17 years old, guys, naka-under siya sa question mark. Ibig sabihin, question mark, parang check yan eh. Pag NA not available. So, 17 years old, pwede ka nang kumuha ng non-professional driver's license. Make sure na 1 month old yung student permit nyo. Dito naman, sa 18 years old, pag 18 years old ka, pwede kang kumuha ng non-pro or professional. Yung old system to, guys, ah, pwede pa. So, sa may mga student permit na before August 3, pwede pa kayong dumiretso or kumuha ng professional driver's license kapag ang student permit nyo ay 6 months na. Okay? Pwede pa rin yun, guys. O, 5 months. 5 months lang, guys. So, ayan, oh, SP holder at least 5 months. Pasok yan dito sa professional driver's license. O, guys, 5 months lang, ha? Hindi 6 months. 5 months, pwedeng-pwede na. Ayan. So, ito na yung new system, guys, na kailangan mo nang dumaan ng non-pro muna bago professional. Sana yung mag-sign up kayo dito, guys. Kasi mami-minimize yung pagpunta nyo ng LTO. Nagkipagsiksikan kayo doon. So, punta tayo sa LTO official website. Okay, so ito yung pinaka-website ng LTO. LTO.gov.ph naman. Yung portal.lto.gov.ph. So, dito rin, guys, ay may kita nyo sa student permit, kung ilang taon ba talaga ang dapat kumuha ng student permit. Ayan, 16 years old and above, pwedeng-pwede na. Tapos, sa lisensya, punta na tayo sa lisensya. Ayan, at least 17 years old naman sa driver's license, sa non-professional. So, huwag kayong malilito sa portal.lto.gov at saka sa
lto.net.ph. Ito naman, legit rin tong website ng LTO, kaso nga ang ino-offer lang nila dito ay LTO Online Pass. Itong online pass ay para naman sa magre-renew ng kanilang driver's license at saka motor vehicle. Plain renewal lang dito guys ang pwede. Okay? So yun lang guys, sana ay may natutunan naman kayo dito sa video ka na to. Pasisensyahan nyo na at napakatagal kong hindi nakapag-upload, almost 3 weeks rin. So if you like this video guys, don't forget to give me a thumbs up and also share na rin para marami pang makaalam na mga rider at sa mga gustong kumuha ng student permit at driver's license. Kung bago ka lang dito sa channel ko, don't forget to hit na rin ng subscribe button at saka ng notification bell para ma-inform kayo sa mga next videos ko na i-upload pa. Siyempre, make sure na informative ang i-upload kong mga video. So yun lang guys, and always ride!